So yun mga Pinoy, at nandito tayo sa Kuya po ngayon sa Juan, Sir Juan Agriventure. Ayan. At order tayo or bibili tayo mga Pinoy ng darag na rooster. So kailangan natin ng isang rooster para kahit papano is makaiwas pa sa inbreeding. So dito mga Pinoy, at ipapakita ko sa inyo yung mga alaga ni Sir Juan dito, Agriventure. So dito mga Pinoy is yung kanyang mga alaga dito isa puro darag mga Pinoy. Dito sa unang kulungan is meron siyang anim na babae tsaka isang rooster. Ayan mga Pinoy, oh. Ang ganda ng pagkaka-set up ng kwan dito ng kanyang kulungan. So maganda po yung area, maliwalas dahil nasa bukid mga Pinoy. So may mga tanim siya rin siya itong mga gulay. Yan, may lemongrass, may sili, may talong, may kalamansi. Ayan, at nag-under construction pa to mga Pinoy. Ayan, oh. So hindi pa masyadong na-develop. Ayan. At dito naman sa kabila mga Pinoy, meron din dito silang apat na hen tsaka isang rooster. At dito naman wala naman pong kasamang rooster mga Pinoy, at siguro kinakuha nila ito, meron silang plano rito para sa breeding. So ayan, marami naman po silang mga rooster dito mga Pinoy. Ayan. At mamimili tayo ng materialis na kukuhanin natin. Ayan, dami, dami po. So sa mga gusto pong bumili mga Pinoy, mag-comment down below lang po kayo sa akin, at may mga available po sila dito. Marami po. Ayan mga Pinoy. Ayan. So meron pong nasalit na isa na kuan, pangkatay daw po yan. So para meron silang kahit papano. Ayan. Ayan mga purong darag po yan mga Pinoy. So dito po yan, located po yan dito sa may Kuya po. So mag-message lang po kayo sa akin, at ilagay po natin dito sa ating sa screen yung kanila, yung contact ng Sir Juan Agriventure. So yan mga Pinoy, halos kaparehas po ng ating mga breeder. So maliwalas mga Pinoy yung area nila dito, kasi po nasa tabi ng mismong bukid. Ayan, oh. So si Sir, yan. Siya po yung tatay nung may-ari nung itong farm na to. At ano nga pong pangalan niyo, Sir? Juan. Ah, si Sir Juan. Siya po yung mismong or sila po yung mismong owner nung nitong farm na to mga Pinoy. Ayan. So Sir, kailan po nag-umpisa itong kaninyo? Itong pagpa-farm po ninyo na pag-aalaga ng darag? Kuwan pa lang po ngayon, mag 2 months or 3 months. Ah, 2 months or 3 months. So bago lang pala ito mga Pinoy, pero nakapagpo-produce na rin sila ng mga sisiw na mga. So nagbebenta rin po kayo sir ng mga kwan, mga sisiw? Opo, pag pagpapisa po. Opo. So gaano naman po karami ang napipisa natin sa ano po ba, every week po ba kayo may pisa or every week po ba kayo may salang? Kada po kwan na nakuha na namin itlog, isang salang na po namin. Ah, okay, sa salang. So every week po siguro meron kayong pisa? Depende po pa. Pagka po maraming itlog. Opo. So, halos sa kaparehas din ang diskarte natin mga Pinoy sa ginagawa nating procedure sa ating mga alaga. So, every week. Sa akin po kasi mga sir, nag-incubate po ako. So, every week tayo mayroon po naman akong pisa. At kahit pa paano isa, pag mayroon pong may gustong bumili sir ng mga sisiw na mga week old po, pwede po ba? Pwede po. Okay. So, sa mga nagbabalak po na gustong bumili ng sisiw na darag, so meron din po tayo dito ha, kay Sir Agriventure, Sir Juan Agriventure, at
ibibigay ko po sa inyo yung kanilang contact number. Dito lang po yan, located po sa may kuya po. So yan mga Kapinoy, ito po yung napili ko na gagamitin nating materyales. So meron po siyang puti sa tenga. Mas gusto ko po kasi mga Pinoy may puti sa tenga. Tinatawag po namin yan na perlasan. So ito po yung napili natin at iuwi po natin ito sa ating backyard farm mga Kapinoy. So yun mga Kapinoy, at nakauwi na po tayo. Nandito na po tayo ngayon sa ating backyard farm mga Kapinoy. At galing po tayo ng Kuya po, Nueva Ecija. At meron po tayong binili doon na isang magandang materialis na ating gagamitin sa ating mga hen na isang rooster na darag mga Kapinoy. At para po mas lalo tayo makaiwas sa inbreeding mga Kapinoy. So doon po tayo bumili sa farm ni Sir Juan Adventure Agriventure pala mga Kapinoy, sorry, Sir Juan Agriventure. So doon po tayo kumuha dahil nakita ko po na maganda po yung mga materials na meron sila doon mga Kapinoy. At isang rooster lang po yung kinuha natin. At marami po silang mga available doon mga Kapinoy. So sa mga gusto pong mag-avail, so comment down below lang po at bibigay ko po sa kanila, bibigay ko po sa inyo yung contact na number po nila mga Kapinoy. So tara po, ito papakita ko sa inyo yung atin pang nakuha na rooster. So maganda po itong rooster na kinuha ko mga Kapinoy. So ito na siya ngayon mga Kapinoy. Yan. Yan po yung kinuha nating magandang rooster. Ang tikas nito mga Kapinoy, oh. Tingnan niyo po yung tindig ng kanyang katawan. Yan po. Ang amo nito mga Kapinoy. Yan. Saka po ang gusto ko, kinagusto ko po diyan sa kanya mga Kapinoy, yung mukha po nito is may puti po sa tenga mga Kapinoy. Yan. Tinatawag po namin yan na perlasan. Pagka po meron siyang puti sa tenga. So dyan ko muna po siya nilagay mga Kapinoy. At bibigyan po natin to ng kwan. Tawag to bacterial flushing. Para po sure tayo na wala pong hindi po magkakaroon ng problema or makapagdala ng kahit anong sakit dito sa ating farm mga Kapinoy. Maya maya po sa papahinga lang natin sa mga Kapinoy. Bibigyan ko muna po ito ng fresh water. And then konting patoka. Ayan o, ang ganda mga Kapinoy. Ang tikas. Oh, solid pa mga Kapinoy. Gustong kumawala. So ayan. So itong rooster na to mga Kapinoy, yan. Ipapalitan po natin yan. Yang nandito na yan. Yan, yung rooster na yan mga Kapinoy, itatanggalin natin yan, ililipat muna po natin kasi meron tayong tatlong hen na may dalawang hen na nakabukod dyan mga Kapinoy, na yung isa nagdadrop na ng egg pero yung isa po hindi pa. So nag-aaway po kasi yung dalawang hen doon kaya pinaghiwalay ko muna mga Kapinoy yung dalawang bagong pwede na natin gawing breeder. So kaya po ako bumili pa ng isa. Ito pong rooster na to, yun po ang gagamitin natin doon sa dalawa natin dyan na nakatabi. At yung rooster po na nanggaling ng kuya po, doon po kay Sir Juan Agriventure, is yun po ang gagamitin natin dito. Siya po ang ipaparis natin dito mga Pinoy sa tatlong hen po natin na yan. Yan. Para po mas lalong maganda ang kalalabasan ng mga lahi nila mga Pinoy. So talagang iwas inbreeding na po yan. Wala po tayong kalalabasan na inbreeding dahil po dun sa kinuha nating rooster. So bukas ko na po siya ilalagay mga Pinoy. At para po siyempre mamaya magbibigay muna po tayo ng bacterial flushing para po iwas sa kahit anong sakit kung ano man kung so nakita ko naman po na talagang malusog po yung nakuha natin na rooster at wala pong
sign ng kahit na anong sakit mga Pinoy. So tamang tama po siya rito, kasalukuyan pa lang pong kumakasta ng rooster na yon mga Pinoy. At ibabanat na natin siya agad dito sa ating mga hen na to, ating mga magandang hen na yan. Siguradong mapapalaban siya ng maganda rito sa ating mga hen na to mga Pinoy. Sigurado pong maganda po at malalaki ang ilalabas na mga sisiw nito mga Pinoy, dahil hindi po sila talaga magkakamag-anak yung ating mga darag. Wala pong inbreeding na ilalabas mga Pinoy. So pag po hindi po inbreeding yung ating mga alaga, so hindi sila magkakamag-anak, is maganda po ang kalalabasan ng mga sisiw mga Pinoy. Malaki, malulusog, tsaka po hindi sakitin. So yun po ang magandang kalalabasan ng hindi inbreeding. Kaya po bumibili ako mga Pinoy ng ibang mga rooster sa ibang mga breeder, at saka po yung hen. So sa susunod naman po kasi marami tayong sobrang hen, kaya po hindi ako kumuha. At itong rooster po na to, siya po ang gagamitin natin doon. So marami rin po siyang mga extrang hen, pero kuan muna po, hindi muna tayo kukuha. So baka by December mga Kapinoy, isa babalik, pababalikin ko po yung kapatid ko doon para po makakuha pa tayo ng siguro mga apat na babae at saka isang rooster pa mga Kapinoy. So ibabangga naman po natin sa ibang mga kuha natin dito, ibabangga natin sa ibang mga hen natin, tsaka yung ibang rooster natin, isang rooster na natin dito, kasi may papalitan na rin po natin yon. At medyo matanda na mga Kapinoy, so pipili tayo ng mas bata, yung mga consistent na kumasta. Yan mga Kapinoy, yung isa naman dito, by December siguro mga Kapinoy, papalitan natin to. Itong rooster natin na to mga Kapinoy, yan. Papahingahin muna natin siya. Bata pa naman yan mga Kapinoy, siguro more than 1 year. 1 year and 6 months mga ganon mga Kapinoy. Para kahit pa paano may extra tayong rooster dito. Mahirap po yung walang extra rooster mga Kapinoy. Yan at kasi pagka isa lang, at least pagka kuhan is makapahinga yung isang rooster natin. Yan po, yan ang tinatawag natin perlasan mga Pinoy. Tingnan nyo po yung tenga nyan. At meron po siyang puti sa tenga. Yan po ang tawag namin ng perlasan. Iwas inbreeding tayo mga Pinoy para maganda yung mga sisiw na ilalabas, hindi sakitin, at healthy yung mga sisiw na may po-produce nila. So yun mga Kapinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today. At shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo mga Kapinoy. At don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ang nag-iwan sa inyo ng mga katagang. May pangarap, magsumikap. Paalam!